Minsan ba naiisip natin bakit tayo nilikha? Bakit tayo nandito sa lupa? Katotohanan, ikaw ay nilikha para sambahin si Allah subhanahu wa ta'ala nag-iisa. Sinabi ng Allah sa Quran, hindi nilikha ng Allah ang engkanto at ang tao, liban na siya ay sambahin ng nag-iisa. Hindi mo makukumpleto ang pagsamba hanggat hindi mo sinusunod ang mga utos ng Allah, kaya't ikaw ay sumunod sa kanyang mga pinag-uutos at ikaw ay lumayo sa kanyang mga pinagbabawal. Kaya't ikaw ay hindi magiging tunay na alipin hanggat hindi mo dinadakila at hindi sinasamba si Allah na nag-iisa. Sinabi ng Allah, tunay na may mga tao na may kinikilala na ibang Diyos liban kay Allah. Minamahal nila ang mga ito katulad ng kanilang pagmamahal kay Allah. Samantalang ang mga mananampalataya ay kanilang pinakamamahal ang Allah. Kasama ng iyong pagmamahal sa Allah, ikaw ay aasa sa kanyang gantimpala at matatakot sa kanyang parusa. Kaya't ang pag-asa sa gantimpala at takot ay katulad ng dalawang pakpak ng ibon. Pag ito ay parehas pantay, papantay ang lipad ng ibon. Hindi ka magiging tunay na alipin ng Allah kung hindi mo gagawin na ang pagsamba sa kanya ay ang iyong pamamaraan sa buhay. Hindi ito seremonya lamang na ginagawa sa loob ng bahay dasalan. Sinabi ng Allah, sabihin mo, O propeta, na ang aking dasal, ang aking pagkatay para isakripisyo, ang aking buhay at ang aking kamatayan ay para sa Allah lamang, ang Panginoon ng Sanlibutan. Ang pagsamba ay ang gawin mo na lahat ng anggulo ng iyong buhay ay ayon sa turo ng Islam. Sinabi ng Allah sa Quran, O kayo mananampalataya, pumasok kayo sa Islam sa kalahatan nito. Ang mga Muslim ay inuutusan na sundin lahat ng turo ng Islam at layuan lahat ng mga pinagbabawal dito. At dito mo makukumpleto ang iyong pananampalataya. Ang iman o pananampalataya ay paniniwala sa puso, pagsalita o pagbanggit sa dila at paggawa sa katawan. At ito ay iyong kailangan gawin hanggang sa huling parte ng iyong buhay. Sinabi ni Hasan al-Basri, sa makanyanawa ang awa ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ginawa ng Allah na ang gawain ng isang mananampalataya na ito ay may katapusan kung hindi ang kanyang kamatayan at kanyang binasa ang talata mula sa Quran, kaya't manalagi sa pagsamba hanggat ikaw ay maging sigurado na ikaw ay abutan ng kamatayan na sumasamba.